Magandang umaga ulit, Mayor Rix Gatsalian. Good morning po. Magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Tulad na sabi ko, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo para makapanayam po kayo. Hingil po dun sa tanong niyo kung ano kung reaction namin sa endorsement ng Nationalist People's Coalition. Yung pangalawa, sa pinakamalaking political party sa ating bansa, siyempre si Senator Reyes po ay una nagpapasalamat sa NPC. Nagpapasalamat siya sa kanilang pagtitiwala at suporta sa kanyang kandidatura. Ang kanilang endorsement ay maginil bilang inspirasyon na lalo pa ni Senator Cruz na pagkibigay ng kanyang mga kampanya at tiro ng pagpapaswanag ng kanyang plataforma sa gobyernong Meduso. Siyempre, ang implikasyon po nito dahil meron na tayong partner na political party. Hello? Opo, opo. Dahil may partner na tayong political party at ito ang pangalawa sa pinakamalaki sa ating bansa, eh, biglang dumami ang ating mga kakampi na magpapaliwanag ng plataforma ni Senator Grace Poe. Meron na tayo sa ating mga logistics na tinatawag ka. May partner sa tayo na magpapaliwanag ng plataforma niya. Opo. Ang gobyernong may puso kung saan walang maiwan. Opo. At Mayor Rix, kumusta po ang disqualification case na inihain na laban kay Senadora Grace Poe sa Korte Suprema? Well, ngayon, submitted na po siya for resolution. So, ibig sabihin, anytime, pwede na ng Korte Suprema mag-desisyon. Tayo, nirerespeto natin ang prerogatiba ng Korte Suprema kung kailan nila gusto ilabas ang kanilang desisyon. Pero naniniwala naman tayo na sa dulo ng lahat ng ito, ilalabas ang katotohanan na natural born Filipino si Senator Grace Poe at kahit niya ang residency requirement. Confident po tayo na sa ayunan tayo ng Korte Suprema. Kung matatandaan nga natin, kaya kaya namin magsalita ng ganito, bukod sa ang batas ay nasa ating panig. Opo. Ang jurisprudence ay nasa ating panig. Kung matatandaan niya makailan, yung Commission on Human Rights, ang lead agency na nagatasan para pangalagaan ng narapatampang tao ng bawat individual, nagsalita rin at sumali. Sabi nila, sa kanilang opinion, sa kanilang pananaw, ang bawat individual ay may karapatampang tao sa nasyonalidad. Every individual has the right to a nationality. Kaya ngayon rin yung matagal na namin sinasabi na kahit founding ka man, may karapatan ka sa nasyonalidad. Okay. Walang stateless o walang tao na walang estado. At siyempre pa, maiba naman po tayo, Mayor. Pinaalalahanan po ng Commission on Human Rights ang Korte Suprema na hindi kailangan ng isang batas para masabing isang Pilipino ang isang pulot o poundling na katulad ni Senador Grace Poe. Ano po ba ang inyong masasabi sa pahayag ng Commission on Human Rights tungkol dito? Yun po, yan ang sabi ko na ho ngayon. Lumakas po ang ating posisyon dahil yung lead agency o yung naatasan mismo na ayon siya para pangalagaan ng karapat ng pagtao ng bawat individual, yun ang salita na. Kailangan po ang isipin na dahil sa opinion nila, yun talagang pare-parehas ang aming sinasabi at napapalakas ang aming legal na posisyon. Opo. At Mayor, ano po ba ang inyong mensahe sa patuloy na bumabatikos at paninira kay Senadora Grace Poe? Hindi na huling Senator Grace Poe papatulan kung sila. Naniniwala po si Senator Grace Poe na ang darating na eleksyon ay tungkol dapat sa advokasya at tungkol sa plataforma. Hindi po ito tungkol sa paninira ng karakter ng iyong mga katunggali. Kahayaan na lang natin sa kanila kung gusto nilang gano'n ang laro. Pero para sa atin, papanatilihin natin malinis at mataas ang antas ng ating pangangampanya. Ang pagtutuon na napansin ni Senator Grace Poe ay ang kanyang plataforma. Ang plataforma niya na may gobyernong may puso. Sa gobyernong may puso, walang maiiwanan, inclusive at pamamahala. Opo. At Mayor, panghuling hirit na katanungan, ano po ba kung halimbawa maging presidente na si Senador Grace Poe, ano po bang specific na programa para sa mga Samarino at Northern Samarnon nga para maiahon ito sa kahirapan? Sa gobyernong may puso, malaking porsyento ng ating budget ang bubuhunin natin sa agrikultura at gano'n na rin para matulungan ang ating mga pangingista. Opo. Naniniwala si Senator Grace Poe na napaka-importante na itong mga sektor na to at dapat bigyan toksin ng pamahalaan. Opo. Katulad na lang ang sasayaan natin lagi, 500,000 square meter hectares pa ng ating mga lupain ang hindi na diirigahan. So para maging produktibo ang ating mga mamamayan, ang ating mga magsasaka, dapat kasusan na ng gobyerno ang irrigation system. Opo. Naniniwala rin si Senator Grace Poe na para matulungan ang ating mga nagnanayunan, ang ating mga probinsya. Opo. Dapat ang infrastruktura ay inaayos, hindi Opo. Lang sa Metro Manila, kung hindi sa mga lugar katulad ng Tatarman, katulad ng Northern Samar. Naniniwala po
Mayor, panghuling mensahe po ninyo sa mga katarmananon at ngayon nakatutok at inaantay ang inyong busis para marinig ang sitwasyon ng estado ni Senadora Crispo. Ang inyo pong mensahe para sa Nortehanon at katarmananon. Sa inyo mga, sa mga tagapakinig ng ating programa, maraming salamat sa pagkakataon na bigay niyo para makapanayam po kayo. Huwag po kayo maniniwala na disqualified si Senator Crispo. Kandidato pa rin siya sa darating na halalan. Number 4 po ang kanyang numero sa balota. Alam po niyo, kay Senator Crispo, ang kanyang pinaglalaban ay magtaguyod ng gobyernong may puso. Sa gobyernong may puso, bawat programa mula sa edukasyon, kalusugan, pagkain, trabaho, inklusibo, walang maiiwanan. Okay. Sa gobyernong may puso, ang pabalaan mo nararamdaman ka na uunawaan ka. Alam ang iyong pinagdaraanan, alam ang iyong masuliranin. Sa gobyernong may puso, mabilis umakto ang pabalaan kung may sakuna. Yan ang pinaglalaban ni Sen. Crispo. Ang magtaguyod ng gobyernong may puso kung saan walang maiiwanan. Opo. At Mayor, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan dito sa amin at sana'y makausap pa rin po kayo namin na mga ilang linggo lang para mas lalong impormasyon ang may hatmida dito sa amin. Maraming salamat. Magandang umaga.